Panguso. Nandito na naman tayo sa ating mga publikasyon sa araw-araw. At ito'y aking magre-repair na naman tayo ng equipment. Kasi ang report nila sa akin ay hindi daw gumagana. Tingnan natin kung hindi nga talaga gumagana yung passenger hoist. Kasi kung yung error na sinasabi nila, ito siya bali. Ito yung passenger hoist. Sabi nila na may problema, nakahanga yun. Hindi mo nakasarado ng maayos. Ayan, natin. Tapos, i-on natin yung breaker. Ito yung breaker niya, i-on natin. At i-on natin din ito. Ayan. Ngayon, susian. Ano susi niya? Tingnan natin kung ito yung kanyang susi. Tingnan natin kung ano yung error. Meron naman siya. Oh, yun, gumana. Tingnan natin. Try natin ng mga ilang minuto para titingnan natin ng ilang minuto para malaman natin. Kung ano yung sinasabi nila na error niya. Angkatin natin sa taas. Okay lang yan. Angkat tayo sa taas. Ito yung hagdanan para umakyat sa taas. Tayo dito mga ka-technician, ha. All around ako dito. Foreman, electrician, mechanic, erector. Ayun. Yan ang trabaho natin dito. Sa susi. Lalakalapag sa baba yung mga ito, dapat nandito lagi dito. Ito. Nandito lagi sa taas, hindi nakalakod sa baba. Ayan, tingnan natin. Yaka. Ayan. Pupuksan natin ito. Yung sira na sinasabi nila, kung may error ba siya o wala. Saan yung susi? Nakawak-awak ko kanina. Ayun na. Nangyari. Ito. Yung susi, pumunta natin. Ito na natin kung may error. Wala siyang error.
tingnan natin kung gagana sa baba. Kasi nag-start na siya. Nag-start na siya. Tingnan natin dito. Kasi dito ako sa taas. Itong switch nito, pag yung arrow niya nasa baba, nandito, ibig sabihin, yung dito kapag yan, kapag nakaturo sa dito yung arrow, ibig sabihin yung operation niya ay nasa baba. Ngayon kasi nandito ako sa taas, para hindi na ako bababa, i-switch natin pataas. Ngayon dito tayo sa baba. Tingnan natin. Okay naman. Bababa naman siya. Technician ha, gumagana, at yung reklamo nila na hindi gumagana, baka yung operator lang ang hindi gumagana yung utak. Ayan, ito, nandito na ako sa baba. Ayan. Stop na siya. So, ibig sabihin, wala siyang problema. Ngayon, doon ako sa baba mag-ooperate, bababa natin yung itong switch niya. Ayan. Itong switch, ito yung switch, kasi nasa taas siya ngayon, nakababa na siya. Ibabalik na natin doon. Tapos, saran natin itong cabin na wala naman sa error. Wala naman sa error yung inverter. Yung inverter ko, wala naman sa error. Ayan. Maliban lang dito sa ano, wala naman sa problema kahit napuntas siya. So ito yung ano niya. Na mapapansin mo na kapag ino-on off, up down siya, ay makikita mo siya na naka-zero siya kasi naka-parking na. So ito yung kanyang mga damandok, ito yung power transformer niya. Ito yung DC power. Ito yung blower nya. Ito, tinanggal ko yung blower kasi nga hindi gumagana. Ito yung pinalik ko. Ito malaki, pinuha ko dito. Bigay ng galing. Tapos ito yung contactor para sa brake. Tapos ito yung breaker nya ng DC. Tapos ito yung mga circuit breaker para sa mga sirkuito. Ito yung kanyang phase relay. Phase relay. Kapag baliktad yung ano, kapag baliktad yung supply mo dito ng line 1, line 2, line 3. Halimbawa, yung line 1 mo pumunta sa line 3, tapos yung line 3 mo pumunta sa line 2. Ang trabaho nito kasi hindi niya i-switch kapag nagpa-power off ka or nagpa-power on ka, hindi ito magti-trigger. Ito. Asan ba yan?
Ito, ito, ito. Itong main contact top na to, hindi to papalo. Kung wrong face yung connection. Kasi dito, color coding. Brown, blue, brown, black, gray. Pero ang brown, black, gray din. Yung output mo, ganun din. Brown, black, gray. Ganun din yung breaker. Brown, black, gray. Halimbawa, doon sa main mo, nakalagay siya na black, tapos gray, tapos brown. Ito, hindi to siya magkoconnect. Ito. Itong phase relay na to, hindi siya magkoconnect. Mayroon siyang supply na makikita mo, akala mo okay siya, pero ayaw mag-start. So, ang gagawin mo, itong switch na to, para makita mo kung alin yung problema kung hindi ka makapag-start. Itong switch dito sa baba, kasi itong dalawang wire na to sa baba, ito ay switch lamang. So pwede mo siyang i-bypass mo, pagdikitin mo na lang yung dalawa. Pag nag-start ka at tumalo ito, ibig sabihin mali yung phase relay mo, yung line. Mali yung connection mo dito. So, ang gagawin mo, pumunta ka sa main breaker sa baba. Huwag dito sa breaker sa baba ng cage. Huwag sa breaker ng cage. Kundi doon ka pumunta sa breaker kung saan ka naka-connect sa generator. Generator man siya o baladiya na supply or Meralco. Kung saan man tayo sa lugar ng ating mga kinalalagyan, lalo na sa mga kapwa ko technician ng tower crane at saka passenger toys, lagi nating tatandaan na kapag hindi tayo wala siyang start pero mayroon siyang horn, lagi niyong tatandaan, unang-una niyong i-check. Kahit sabihin natin na okay yung supply, line 1, line 2, line 3, bakit ayaw mag-start? Number 1, phase relay. Titingnan nyo kung tama yung connection. Kung tama yung connection niya at hindi pa rin siya mag-start, itry nyong i-bypass. Pag na-bypass mo na, pag gumana siya, ibig sabihin either dalawa, sira yung phase relay mo or baliktad yung wire connection. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Simple lang to, arithmetic. Parang kumbaga sa para tayo mga estudyanteng nag-aaral ng elementary. So napakasimple lang to na trabaho kung tutusin. Ngayon dito naman sa inverter, kasi karamihan sa natin ngayon ay inverter type. Ito Siemens yung tawag nito, inverter niya. So dalawang speed lang ang nakaprogram sa kanya, 1 and 2. Ngayon ang naman, dito naman tayo magbabase, kasi yung mga ina-applyan ko, tinatanong nila ako kung marunong ako mag program ng inverter. Ang sagot ko sa kanila, yes, I know how to program the inverter. So then they asked, tapos tinanong nila ako kung anong mga inverter na i-program ko. Kasi according to my experience in my last company, that was supplier for inverter, telemechanic, Danfoss, and that's it. Ano pa ba yun? Danfoss, telemechanic, at saka PDL. Yun. First time ko nakahawak ng PDL sa company ko. That was my company, Capacitive Enterprises. Owner of Engineer Reno B. Garcia. Raised from Iloilo City. So sa kanya ako natuto sa lahat ng mga trabaho. Isa rin na nagpapasalamat ako sa kanya, kung
Kung hindi dahil kay Engineer Rino, hindi ko narating ngayon yung ganitong sitwasyon ng trabaho ko. Kaya kahit na lagi siyang nagagalit sa akin, pero yung galit niya sa akin, hindi yun ibig sabihin na galit siya. Nagagalit siya kasi para matuto ako. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob kahit galit siya sa akin, kasi normal normal naman yan, yung boss na nagagalit sa iyo kasi may mali kang nagawa. I accept that. Yung ano niya, yung mga pinapayo sa akin lagi na kaya ikaw boy, kasi boy ang tawag nila sa akin, hindi lahat ng oras ito yung trabaho mo. Gusto ko rin na umangat ka sa buhay. At gusto ko rin na kung umangat ako, aangat ka din. Kaya lahat ng itinuturo ko sa iyo, sundin mo sa trabaho. Kasi mabait naman yung boss ko na yan eh. Parang kapatid na yung turing ko sa kanya. Kasi yung magulang niya, ang tawag ko na rin, papang at saka mamang. Tapos yung biyanan niya, yan si Nanay Linda, nanay din ang tawag ko. Siyempre, tsaka kaya mga ano, siyempre bilang respeto sa kanila, siyempre, sir ma'am pa rin yung tawag ko sa kanila, silang mag-asawa, kasi pareha silang mga engineer. At yan din yung pasalamat ko kasi nagkaroon ako ng amo na mabait. That was 1994. 1994, magkasama kami sa sugar milling. Siyempre, first time ko magtrabaho sa ganyang malalaking kumpanya. Magkano pa yung sahod ko noon? 114 isang araw. Yan yung ano, yan yung buwan. Pero sige lang, nagtyaga para matuto. Hanggang sa kinuha, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya at kinuha niya ako bilang kanyang technician. Ngayon, naging technician niya ako for how many years. Pumunta pala siya ng ano muna, drive systems. Tapos kinuha niya ako part-time hanggat sa nagsarili siya ng kumpanya. Nung nagsarili na siyang kumpanya, kinuha niya ako bilang empleyado. Hanggat sa natuto ako, kasi siyempre tinuturoan niya ako. Meron kasi yung term ng engineering na hindi ko maintindihan. Kaya para gusto ko kasing matuto, ang ginawa ko, bumili ako ng dictionary. Yung mga English na hindi ko maintindihan, doon ko kinukuha sa dictionary. Kaya ngayon, natuto ako kasi mayroong term, tapos mayroong term na hindi ko maintindihan sa mga engineering. Yung bumili din ako ng libro sa Meraon sa mga engineering. Ayun, doon ako natuto. Doon ako talaga na yung libro ng engineering, kung paano mag-layout ng plano, kung ano yung mga pagkwenta ng pagsumad, yung pagkwenta ng saan mo makukuha yung amperahe, sa current, tapos kung ano, yung mga basic lang alam ko, pero yung medyo mga masalimuot na, doon ko nakukuha sa mga libro. Mahilig din ako magbasa ng manual ng mga inverter, kaya diyan ako natuto. Ngayon, nasa Laguna ako para tingnan ko, nasa Laguna ako nung time na yon, nagginawa niya na akong technical officer sa company. Ginawa niya akong technical officer, taga program at saka taga install ng ano, ng inverter. Then nung gusto kong ano, kasi installer ako ng mga inverter, tapos yung program, meron din akong kodiko, kasi bawat company na pinupunta namin, kanya-kanyang program kung ano yung mga requirements ng mga kumpanya.
ngayon, ang ginawa ko, binibigyan ako ni boss ko ng ano, ng kuriko. Yan. Pero yung kuriko na binibigay sa akin, siyempre, nilalagay ko sa utak ko. Hindi lang sa utak, dinidibdib ko talaga. Yan. Dinidibdib ko kung ano yung principle ng inverter. Yan, yung principle ng inverter at saka PLC. Kasi yung PLC ang ano siya, programmable logic control. Yan yung PLC. Siya yung mga ano, mga kuan katulad dito. Yan. Katulad nitong remote na to, itong remote. Halimbawa, magpo-pause ako dito ng isang button, kahit alin man dito sa button, na kapag gumalaw ako dito, dito nagkukuman, dito pumupunta. Tapos ito naman, ibabato niya dito sa inverter na ito tumakbo ka kasi may ito gumalaw ka kasi mayroong mayroong nagbigay sa akin ng signal na ito yung gawin mo. So ito yung nag-utos na ito yung ano, ito yung tawag nito, ito yung pinaka ano mo siya, pinaka commander. Tapos ito naman, ito uutosan niya ito na gumalaw ka, ito naman uutosan niya ito na gumalaw. Kaso nga lang, hindi siya gagalaw kung hindi siya nakaprogram. So kailanganin mo siya na i-program. Kailangan mo siya i-program para yung kung ano yung ibabato niya dito, kailangan ilalabas din niya para sa kasi kung nakaprogram na siya dito, ito naman kailangan nakaprogram din siya dito. Yan yung ano niya. Kasi ano na sila eh, parang give and take na sila. Yan. Pero dito wala nang ano to. Kasi ito kapag ito pag pinindot mo yung up at saka down, magbibigay siya ng signal dito at saka dito. Kasi ito pag pumalo ito, papasok din dito. Ayun, saka ito. Ito yung ito 1 2 3 4. Yan yung saka to. Fine. Kahit na lahat ito ay gumagana, kung hindi pa siya naka-program, hindi rin to gagana. Siyempre hindi rin siya gagana. Kailangan mo din siya i-program kung ano yung requirements mo. Halimbawa, ang requirements mo ay 2 speed lang, to program mo siya sa 2 speed. Kailangan, kapag nakaprogram ka naman dito, nakakoneksyon ka dito. Lagi kang, kapag may PLC ka kasi, laging naka-PLC siya. Ito yung mga relay ito. Ito na lang yung para sa mga blower. Yan. Tapos ito yung power supply mo sa DC. Kasi meron siyang DC. Ito siya. Ito yung ano naman siya nagsusupply sa kanya. Ito. Yan. Tapos ito naman, meron ka pa rin control board sa baba na ano, naka-connect naman siya dito sa ito. Ito yung tinatawag na load sensor. Na kapag nag-overload ka, masisense niya iba, kasi ito, naka-connect ito sa baba. Ito, naka-connect yung wire niya pa baba. Pero yung ito, yung wire nito, naka-connect sa baba. Pero yung sa baba, ito yung wire niya. Yan, papunta dito sa PLC pa rin. Na, overload na ako, sabi niya. Kapag nag-overload na siya, ito naman mag-uutos dun sa may baba na i-open niya yung normally close. Pag in-open niya, mag-alarma na siya. Nandun na yung sa baba yung kanyang alarm. So, ito yung alarm niya, bale. Kung tutusin, ganito siya. Yan yung alarm niya kapag overload. Yan. At meron din siyang beep na pag 90%, magtutunog siya na tit, tit, gano'n, 90% yun. Pag putol-putol yung beep niya, 90%. Pero pag tuloy-tuloy na yung beep niya, ibig sabihin 100% at hindi mo na siya may iaangat, hindi siya gagana. Yan, isa
sasarado na natin. Kasi na nakita ko na yung sakit at naayos ko na. So ito yung program niya dito. Ayan, ito yung mga program kung okay o hindi. Pwede mo rin gamitin itong start, stop, start sa up down. Tapos ito yung arrow up down kung magdagdag ka o magbawas. Ayan. Ganyan lang 'yon. Lahat ng ano, passenger hoist na alaga ko dito ay inverter type, yung iba naman contactor type lang. So yung contactor type napakadali kasi napaka kunti lang yung ano, basic lang yung banan, kahit nga hindi ka marunong mag-trouble, basta marunong ka lang tumingin ng katalog ay nang marunong ka tumingin ng diagram, ma ano mo siya, isarap natin at tatawid tayo sa kabila dito kasi isa rin yan na ayos dito. Yun, ganyan, sarado na natin siya. Ayan, sasarado tayo kasi naka-stack na daw yan ng isang buwan, hindi daw gumana, ayaw daw mag-start, tapos kaya hindi nila na ibaba, kaya nakahang siya ngayon. Ginamit ko yung isang passenger hoist naman na ito, sabi nila may problema din, pero tingnan natin kung anong problema. Yan, mangla. Ha? Crane left ho gaya. Check kara. Tapos ito naman, parehas lang sila. Mga zero, parehas din sila. Ayan. So ngayon, English ka ng English, upside coming nyo. Para kang barok. So ito, tingnan naman natin. Kailangan na talaga ito i-maintenance kasi wala na siyang ano, grasan, kalawangin. So ibig sabihin, matagal na hindi na gumagana kasi kalawangan na yung gear. Makipintag ito eh. Okay. Tatandaan nyo, katulad yung nasabi ko kanina, ito yung parang basic na. So ngayon, magpipindot ako ng up, mayroong ilaw na lalabas dyan, yung 7, yung 16, yung 15 yung up. Bye. Sir, ban karo, bye. Ito yung in. Yung input mo, pagka mag-up ako, mag-ilaw yung input. Siyempre, kailangan natin mag-stop kasi pagpumas siya, hindi natin mag-up yan. Ngayon, up. Marami siya, oh, di ba? Maraming iilaw pag nag-up kasi marami siyang kinukunik. Yung down, yeah.
ito dalawa kasi yung gumagana yung blower na dito yan. Dito yung nanggal. So, nung nalitan yung balik. Kasi salpak na ito. So, yan guys. Tapos na yung mission ko. Papatesting natin sa operator. Sasarado na natin. Kasi isang linggo na to na hindi gumagana. Dahil sabi nila may problema. Mukhang ang problema dito ay yung operator. Okay. Okay. Dito yung isang sinasabi ko sa inyo, mga guys, no? Mga kapako technician, ito yung sinasabi ko. Yan. Na load limiter. Ito siya. Na kapag once na overload na siya, yung ito nag-o-open. Nag-alarm siya. Ito yung alarm light niya. Nagbibip siya dyan. Tit-tit-tit. Ganyan. Pag overload. Pero pag hindi na ma-overload, 90% lang. Ito. Ito. Yan. So, kapag once na may nagalaw ka dito, yan. Ano siya? Magkakaproblema. So, ito yung switch. Ito yung sa load cell yung sinasabi ko na yung nasa taas, ito siya, load cell. Itong, ano na to, apat na wire bawat terminal. So, ito yung load cell 1, load cell 2, kasi dalawa yung makabilahan. Yan. Ito yung wire. Na dito pumunta yung iba. Yung iba naman, dito. Yan, ito yung control niya. So, ito yung emergency on and off. Emergency stop. Ito yung susi. Ito yung para sa ilaw. Ito naman yung start. Start button. Ito yung kanyang up. Ito yung up. One speed lang tayo kasi kinoconfigurate natin. Okay, down. Ito yung down. Isang speed din. Itong dalawang speed pero naka touch na yung ano niya. Yung kanyang limit ng cut off ng high speed, kaya ano na siya, kahit i-dual speed mo siya, wala na siya. Yan. Kasi naka-cut off na pati ito yung mga limit, mechanical limit niya na nag-stop. Ito yung up ng cut off ng ano, ng cut off high speed. Ito yung cut off stop na limit. Ito naman yung down. Yan. Ito yung cut off ng speed ng high speed. Ito naman yung stop, cut off. Yan, stop siya, naka-parking. Parking ano siya. Parehas lang sila, ito parking sa up, parking sa down. Cut off sa high speed, cut off sa high speed ng down, cut off ng high speed ng up. Yan. Ito yung safety device. Na kapag ito, kapag mabilis siya, mayroon siyang parang kinakadila-dila doon sa ano, lumalabas yan. So pag lumabas yan, yung thermo switch dito, pag na-touch niya, lahat ng power, may power siya, pero wala rin siyang up. Wala rin siyang down. Yan. Kailangan mo siya ng i-reset. Bubuksan mo to, sususian mo para lumubog siya ulit, para yung pinaka pin, yung trigger pin niya, magdistansya ng halos isang kapal lang ng papel. Ayan. Yan yung sukatan. Ayan.
Ayan guys, naituro ko na sa inyo lahat ng basic. So salamat sa inyong panonood at pakikinig. Yung mga interesado, manood lang kasi sa susunod kong video sa tower crane naman tayo. Yun naman yung aking gagawin. So please watch my YouTube channel and comment and post the button and share and like. Click the bell ng all para lahat ng mga upload ko ng mga video na ginagawa ko sa trabaho, ma-update ko kayo at mapapanood nyo lagi. Okay, see you next. Bye. Up na, ayaw mag-mag.